Creamline Cool Smasher. Mas pinili si Tots Carlos at Kyle Negrito kaysa kay Sed Domingo. Nakakalungkot man, ngunit hindi na kayang patawarin ni Sed Domingo sina Tots Carlos at Kyle Negrito sa kanilang ginawang kasalanan. I will never forgive and forget. At isiniwalat na ni Sed Domingo ang buong katotohanan sa ginawa sa kaniya ng Creamline. Lahat ng yan ay ating alamin ngayon. Hindi na nga nakapagpigil at nakapagtimpi si Sed Domingo. Patungkol sa isyu na kinakaharap nilang tatlo ngayon, ni Tots Carlos at Kyle Negrito. Dahil recently lamang, may isang coach ng Creamline na binulgar ang kanyang nalalaman kung bakit umalis si Sed Domingo sa Creamline. At dahil nga daw ito kay Tots Carlos at Kyle Negrito. Kaya naman, ito ang nag-udyok kay Sed Domingo upang gumawa ng live at i-explain ang kanyang side at sabihin na ang lahat ng katotohanan. Kung ano nga ba ang nangyari sa kanilang tatlo, ni Tots Carlos at Kyle Negrito. Tapat na inamin ni Sed Domingo na sila'y nagkabalikan ni Tots Carlos after nilang naghiwalay. Ngunit kalaunan, nakipag-break din si Tots Carlos kay Sed Domingo at pinahagi pa nito kung kailan sila naghiwalay noong June 2022. Kaya't nagtaka na lang si Sed Domingo after nilang maghiwalay ni Tots Carlos na lagi nang sabay pumupunta si Tots Carlos at Kyle Negrito sa training ng Creamline. Ani ni Sed Domingo, nagsorry daw ang dalawa dahil tinago nila kanilang relasyon. Ngunit hindi ito humingi ng tawad sa ginawa nilang kasalanan kay Sed Domingo. At ang mas nakakalungkot pang sinabi ni Sed Domingo na hindi na niya kayang patawarin ang dalawa sa ginawang kasalanan nito kay Sed Domingo. Dahil sa sobrang traumatized na daw ito at dalawang beses na itong nangyari sa kanya. At narito ang sinabi ni Sed Domingo na talagang kinagulat ng Creamline fans. Sabihin niyo na kung pity ako or I will never forgive and forget. At ang mas nakakagulat pa ay nang sinabi ni Sed Domingo na inunahan na siya ng Creamline at hindi na pina-extend ang kanyang kontrata dito. At sinisi ni Sed Domingo ang kanyang sarili na baka daw siya ang problema sa team. Kaya kailangan na siyang i-release ng Creamline Management. Ani rin ni Sed Domingo na hindi niya masisisi ang Creamline kung bakit humantong sa ganong desisyon. Kung bakit siya ang kailangang umalis at hindi ang dalawa. Dagdag pa sa sinabi ni Sed Domingo sa kanyang live na grateful lang talaga siya sa lahat ng ginawa ng Creamline sa kanya. Pilit niya rin sinasabi na huwag i-cancel ang CCS at huwag i-bash ang dalawa. Dahil ang purpose ng kanyang live ay sabihin na ang buong katotohanan para tumigil na ang mga fans na i-associate ang kanyang pangalan kina Kyle Negrito at Tots Carlos. Alam naman nating lahat na isa si Tots Carlos at Kyle Negrito sa mga dahilan kung bakit hindi natalo ang Creamline noong last conference ng All Filipino. Kaya naman naiintindihan ni Sed Domingo na mahirap talaga pakawalan ang mga ito. Dahil malaki na ang kanilang naiambag sa championship ng Creamline. At kinaya rin nilang mag-champion na walang Sed Domingo. At ito ang nakikita nating dahilan kung bakit mas pinili ng Creamline na magstay si Tots Carlos at Kyle Negrito kaysa kay Sed Domingo. Ngunit binatikos pa rin ng maraming fans si Sed Domingo. Dahil hindi daw ito naging straightforward sa kanyang naging pahayag patungkol sa Creamline kay Tots at kay Kyle Negrito. Narito naman ang naging komento ng ilang fans ng Creamline patungkol sa sinabi ni Sed Domingo. May nagsabing, daming paligoy-ligoy, dami pang arte, magkukwento na lang inaartihan pa, kaya iniwan eh.
Nagmamaganda pa kasi. Boring tuloy pakinggan. May nagsabi ring, nalatang di pa nakamove on si Sed Domingo. Dahil putol-putol daw ito kung magkwento. Mahirap man ang pinagdadaanan ngayon ng tatlo. Ngunit wala tayo sa kanilang lugar upang husgahan ang kanilang buong pagkatao. Maging happy na lang tayo sa bawat isa sa kanila. Sa tingin niyo, pinaghiwalay nga ba ng Creamline ang tatlo para hindi na lumaki ang issue? At may pag-asa pa kayang maayos nila ang mga issue? Please comment down below.